Show TV. Papunta ako ngayon ng Santa Cruz, Laguna para mag-deliver ng laptop. Ayan, may laman na naman itong mahiwagan pag natin. So, samahan nyo ako ngayon kasi didiretso na ako ng rides ngayon after ng delivery ko. Maghahanap tayo ng lugar na pupuntahan natin dito sa Laguna. So, chill-chill tayo mamaya after nitong delivery natin. So, bago natin simulan tong biyahe na to, syempre, huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na rin kayo. Let's go! Napakasarap bumiyahe ng gantong panahon, yung hindi ganong painitan. Bagay, nag-uulan na naman, kagabi nga, lakas ng ulan, galing ako ng Alabang kagabi. Umulan, tapos tumigil. Malapit na tayo sa may papunta ng UP Los Baños. So mayroon tayong pupuntahan diyan. Kakain tayo ron nung kinakain ko kasi nami-miss ko rin kumain doon. Yung okoy na na parang gulay siya. Tapos mayroon din lumpia. Mamaya pagkadating doon. Pwede kayong kumain dito kasi mura lang. Tsaka masarap pa. Kung talagang mahilig kayo doon sa mga spicy na supa, yung mga ganon. Eto, perfect para sa inyo to. Yan, liligo tayo muna dyan. Bago tayo dumiretso na ang Santa Cruz, daan muna tayo rito. Hindi naman ganong kalayuan yung lugar. Medyo malapit lang naman sa kaya sadyay na natin habang wala pang break time. Kasi mamaya pag break time, napakarami kumakain dito sa kainan na to. Eto, toto, dito tayo. Okay. Isang okoy po. Tapos lalagyan natin ng suka. Asan din suka natin? Kaya salamat pa. Okay. Parang tanghalian na rin yung kinain ko kasi ang bigat sa tiyan. So, let's go. Tuloy na natin itong biyahe natin papunta na Santa Cruz muna dahil magdi-deliver pa tayo. Okay na rin yung kinain ko. Pwedeng-pwede ng parang tanghalian na rin. So, mabigat-bigat din sa tiyan. Let's go! Siyempre, kakanan tayo dyan. Papunta tayo ng Santa Cruz. Medyo maaga-aga pa naman. Kaya, makakadiskarte pa tayo kung saan tayo pupunta. Tsaka, okay na yung gulong ko kasi nagpalit na ako ng gulong. Nagpalit na rin ako ng mugs. Pero luma din naman yung pinalit ko kasi galing sa, galing sa Rusi. Tapos, nag-convert ako nito. Ayan, pansinin nyo. Naging na siya. Naging disc brake na siya. Ayan, kinating ko yan. Ang hirap. Hindi ko alam kung saan tayo ngayon ang destination natin. Basta ang importante, maihatid muna natin itong delivery natin sa
makakapagpahinga ako, tapos makakapag-relax muna. Alam niyo yon, yung parang pang mag-a-unwind ka muna. Alam niyo, tanda ako nung bagyong paing, kinailangan ko pumunta sana ng pagsanghan doon kasi magdi-deliver din sana ako doon. Eh, hindi ko na-expect na ganun pala talaga kalakas yung ulan nung paing. So, dumiretso pa rin ako noon para mag-deliver. Itong lugar na to talagang, as in, parang ano to, parang ilog to noon. Sobrang taas ng tubig. Yun, doon ako na-trap noon. Halos talagang kailangan kong suungin yung baha ng pagkahaba-haba. Grabe. Yung inabot ko talaga noon. Tapos, ginawa ko, nung nakalagpas ako rito, talagang hindi na kinaya na tumuloy pa ako ng Los Baños ng pagsangan. So, naganap ako ng ibang daanan. Nakahanap ako doon, papunta ng palikunang, ewan ko basta, naganap ako. Ikot ako ng San Pablo. Ganun pa rin, baha pa rin. Kaya sabi kong ganun, kinakabahan na rin ako no, kasi inisip ko baka tumiring ako dahil lagpas na talaga sa makina yung tubig. So, naisurvive ko naman yun. Nga lang, talagang katakot-takot, nahirap ang inabot ko noong mga panahon na yun. Santa Cruz, oh, halos magkalapit na lang yung pinuntahan natin ng Labuin ng Pila tsaka Labuin ng Santa Cruz. So, ito, sigurado, pagka nakita tayo rito ng Labuin, eh, Santa Cruz na talaga yun. Kasi pumasok na tayo rito sa arte. So, susundin natin yung sinabi sa atin ni Bossing na pagdating ng crossing, magtatanong na tayo. Sitio Nara, yun ang hahanapin natin, Barangay Labuin, parang ganun siguro. So yan, lumilim ka pa, huwag ka lang uulat. Nung nakaraan, nagplano sana kami, buti nga hindi kami natuloy kasi sayang din yung mga deliver namin ng mga nakaraan. Kasi kung natuloy kami ng Bicol, eh syempre pag nandun ka sa Bicol, hindi ka makakapag-deliver. Eh nakailang deliver din ako noon nung mga nakaraan. Buti na delay kami noon papunta ng Bicol. So ayun, nakapag-deliver ako. Ngayon sana, itong mga susunod na araw, magpapabikol sana kami, kaya kinundisyon ko yung motor ko. Ngayon, nagpalit ako ng mag wheels, kasi yung mag wheels ko kasi, dingkong na siya, gumagano na, tsaka talagang yung pinagpapasukan ng bearing, talagang sobrang luwag na. So, lalo pa siyang nadurog nung bumiyahe ako nung papunta na General Nakar, yung malubak doon. So, halos lumala siya, buti nga nakauwi pa ako noon, dahil yung itsura nung pinakasuksukan ng bearing talaga dun sa mag wheels niya, talagang gumusalsal na talaga, sobrang luwag na. So tapos yung bearing umi-stack up na, hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi nun eh, kasi talagang kung titignan ko nung kilalas ko siya, sabi ko ganun, nabuti nakauwi pa ako nito, nakauwi pa ako ng smooth nun, ito yung tuyo na yung bearing niya, tapos umi-stack na, tapos yung mismong sinasalpakan busalsal na. So, nangyari naman, ganito. Natagalan ako dun sa pag-install nitong caliper nung ano, dahil ang hirap i-align, talagang hindi ko siya may align, talagang kapit na kapit talaga siya kahit anong gawin ko. So, ang tagal kong ginawa, nagpalit ako ng gulong, gano ako, yun, medyo na magaan naman yung kamay ko ngayon, medyo magayong kamay ko sa pagod, kaya talagang sobrang bagal ko lang magpatakbo dahil ang sakit ng kamay ko ngayon. Sa pagod dun sa paggagawa. Kaya ang nangyari, na-postpone na naman. Pero pasalamat eh, kasi pinopostpone ng, napopostpone siya, may deliver naman kami. So, mas priority pa rin talaga yung pagdi-deliver. Yung pagra-rikes namin sa Bicol, pwede naman yan tupalo sa mga ilang araw, pagka yung medyo nakaluwag-luwag ng konti. Bossing, saan po yung Labuin? Dyan. Ay, sige. Medyo malayo. Ah, okay lang. Thank you. Kakanan kayo. Apo. Ayan, dito. Labuin. Okay lang naman kahit malayo eh. Wala naman tayong kaso dyan. Mas malayo, mas maganda. Mas masarap, di ba? Mas masarap yung biyahe. So, huwag ka lang uulan ha. Maya-maya na ng konti. Sa gantong lugar. Pero magtanong muna tayo. Ayun, tingnan niyo to, diba? Malayo sa mga sasakyan. Ayun, makikita niyo mga kabundukan. Ayun, tanong natin dito yung Sitio Nara. Neng,
alam mo yung sitio Nara? Hindi po. Ah, sige, sige. Ay, lagpas na. Ay. Sitio Nara. Saan po? Apa? Ah, sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayun, natumbok na. Apo, maraming salamat po. Ayun, nadali na. Yun na yung simbahan, kakaliwa tayo. So, ayos. Tumagpas lang tayong konti dito. Medyo nahihirapan tayo hanapin yung Nara. Sitio Nara. Sitio Nara. Sayo Nara. Medyo nalilito yung iba. Pag tinatanong ko, nalilito sila. Nalilito. Hindi nila mai... Oo, kasi ano to, sir. Oh, yun nga. Tsaka yung isa pa, yung... Labuin po to. Tsaka yung isa dito sa may isa pa. Kasi umikot na ako pag ganun eh. Nakita ko si Adriel's to, number 18. Tapos, tapos sinabi ni nila na hindi na raw ginagamit yung number na ano, yung 18, yung ganun. Kaya sabi kong ganun. Pero siyempre, medyo ano rin ako maghanap ng lugar eh. Eh nakarating ako dun dulo, tapos umikot ako. Sabi kung maalam na ano, sabi ko sa'yo, mag-chat kayo pagka... Eh di, okay lang. Sanay ako sa hanapan ng lugar. Ay, ito. Sige, sige. Oo, baka kasi maambunan eh. Sige, okay lang. Dito na lang ako. Ah, sige. Pwede ko ipasok dyan? Okay, dito na tayo. Para hindi tayo mapasa. Kasi parang uulan na. Okay lang, pwede pumasok. Sige, tirahin mo na yan. Mukhang mag-isa ka lang yata dito ah. Alauna na pala, baka mag-chat. Mag-chat nga. Di ba, bagal lang talaga ako mag-butor. Ayan, kilatisin mo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Pero nakita ko na naman po yung sinid ng asawa niya. Ayan, sige, tingnan mo. Sa ito. Yan ang pasado sa'yo. Ayan, meron ng ano yan. Kung gusto kong ayaw mo mag... Oo nga, dapat pala. Nagpadala na ako ng SSD sa'yo. Ang problema lang ng isang laptop ko, SSD. So, ayan mga ka-Benzo TV. Mission accomplished. Uy, biyahe tayo ng nagkarlan ngayon. Tama, binabaunan tayo ng biskuit. Tapos may tubig tayo dyan, okay na. Kasi kumain na rin naman tayo kanina. So, maraming salamat kay sir. Kasi kahit papano talaga, nagtitiwala din sa atin. Medyo umulan-ulan nga lang ngayon. Pero, syempre, tuloy pa rin tayo sa rides natin. Let's go to, ano, hindi ko alam kung saan ang bala ko. Kung Luisiana, bahala na. Kung saan tayo makarating. Basta pupunta muna tayo ng nagkarlan. Cookies and ride. Binigay sa atin na cookies. Habang binabaybay natin itong mabagal na lugar na to, eh tayo-tay na cookies. Marap nyo tayo dun sa ano, sa papuntang Kalumpang. Liliw yan, Liliw, Kalumpang. Ito yung mga daan ng panini. Bema, wala tayong dalang payong. Pa naman, kaya pa. Huwag lang yung biglang bubuhos ng sobrang lakas, eh tago na tayo nun. Diba dun nang gagaling yata yung parang mga biskuit na maliliit sa nagkarlan? Kasi pag nakakita ko, no, pag bumibili ko sa mga bakery tsaka yung mga tindahan, nakikita ko nakalagay nagkarlan. Yung parang mga pilipit, yung mga ganon. So yun ang ano, yun ang titignan ko kung saan nakakabili nun. Bibili ko ng mga ano, para snack dun sa bahay. Kasi mahilig ako sa mga ganun, yung mga maliliit na para mga biskuit-biskuit, yung mga kutkutin ba? Nang bala ko ngayon, maghanap ng mga kutkutin. Parang hindi umulan dito, parang banda dun lang umulan. Parang hindi masyado basa dito yung ano, yung
basa tayo, tapos pagdating dito, hindi naman pala umuulan. Oh, hindi talaga umuulan, oh, tingnan mo. Sa bababaan niya. At na makababa muna tayo, makatingin lang. Check lang natin itong ilog na to, baka pwede tayong minsan eh maligo dyan. Titingnan lang natin, hindi naman tayo maliligo dahil wala naman akong dalang dito. Ha? May nalunod raw. Wala. Saan ba yun? Pababa ito dito. Ha? Ah, hanggang 5 PM lang. Ah, tignan niya. Tingnan natin to. Ang maganda naman to. Paliguan daw to eh. Nakalagay dun sa ano. So, tingnan natin. Ito ba? May nalunod daw. Tara. May parang nagbibidyo. Okay pa dun. Eh, mukha yata talaga liguan to. Ayun. Ayun po dito. Ah, ayun oh. Huh. Ayos to ah. Ay, tsura nito to. Marami rin nagpupunta, o. Oh. Oh, malinis naman yung tubig. Bawa. Pero kung lupa, lalim yung mga bato-bato, maganda sana. Uy. At malalim dito. Malalim dun. Ilog. Uy. Bayad. Huwag na. Hindi naman natin kailangan pumunta ng tulay kung hindi. Kasi pwedeng tumulay doon. Kasi ano, marami cottage dito. So maganda rin, doon sa kabila ang malalim. Ito dito, walang pumupunta doon. Oh. Malalim daw yun. So yun lang, tinignan lang natin tong lugar na to. Ibig sabihin, minsan pwede tayong pumunta rito. Sa lugar na to. Ano, maraming cottage dito. Mukhang malamig yung tubig. Tignan nyo, ang dami tao ngayon na. Kahit Lunes. Akit na tayo. Uy, may tindang lambanog. Dito masarap pumunta yung mga magtutropa. Halimbawa, ano, pupunta kayo rito tapos dito kayo. Hanggang, yun nga lang, hanggang 7 lang to ha. Ay, 7 to, ano, 7 a.m. to 5. 5 p.m. lang, ganun. Wash out na lahat ng tao pagdating ng, ano, alas 5. So, pinuntahan lang naman natin, sinilip natin. Kung okay, mukhang okay naman. Maraming tao. Maraming cottage naman. So, kahit maraming tao, kaya naman ng cottage kasi marami siya. So, yun lang. Ayan. Balik na tayo sa motor natin. Wala na kasi. Okay. Now, let's go. Yan, kung mga mahilig kayong maligo sa ilog, yan pwede dyan sa pinuntahan ko na yan. Wala namang bayad yung, wala namang entrance, yung cottage lang ang may bayad. Ngayon
may tulay doon, kung tatawid ka doon sa kabilang kabilang cottage, may bayad yung pagtawid ng tulay. Ngayon, kung hindi ka naman, kung tatawid ka tapos gagamit din naman kayo ng cottage doon, libre na yung tawid ng tulay. So okay naman, kasi kahit papaano eh, pinagkakakitaan yung mga residente dyan, siguro ganun, meron silang kahit papaano eh income. So okay yan, kasi last ano, nung pumunta ako rito, parang wala yata yan. Parang lang ha, hindi ko lang dinala. Kasi ito yung parang nakita kong bumaha ng pagkataas-taas mo. Yung ilog na yan. Ayan no, dito nga yun yung may natrap na mga aso nun dyan sa ilalim ng ilog, tas tumaas. Oo nga, dito ako nun nagpunta nun nung bumaha. Tapos tinawid ko to nung bagyo, nung bagyong paeng nun, ito yun. Ito yung hinahanap ko nun ng pabalik, tapos mapunta ng San Pablo. Parang lang ha, hindi ko masyadong alam, pero parang ito yun eh. Tingnan natin kung anong ito, parang family ang bayan na nagkarlat. Nasaan na yung mga bilihan dito ng mga tututin? Ito kasi family ang bayan ito, nagkarlat. Uy, ganda yung simbahan. Ano tayo makakapunta dyan? Bawal bang one way ba yan? Ito yung rides na wala lang. Kung saan lang tayo mapadpad. I love Liliw. Yun, nandito pala tayo sa Liliw. Oh, ha? Ito, parang bayan ng Liliw yata. O, bayan nga ba to? San Pablo, Lucban, Quezon. Ayan, pagka mapunta ng Lucban, ayan, kakanan tayo. So 17 kilometers papunta na tayo ng Lucban. Yan, iahandaan na yung mga kanyon. Ayan o. Uy, free wheel tayo. Free wheel, free wheel. Mabuhay, mahayhay Laguna. Ayan o, ganun-ganun lang. Nandito na agad tayo. Wow, ayun, akyatan time. Welo. I love mahayhay. Nakita ko mga kuweba ro. Inaantok ako. Inaantok ako kasi parang ang lamig. Ang lamig nung simoy ng hangin. Tapos makulimlim na. Kaya parang aantokin ka. Inaabot na naman tayo ng hapon. So yan o. Malamig. Malamig na. Hindi na ganun kainit. Kaso nagkaroon ako ng problema.
problema dun sa unahan ko talaga preno, may ano talaga, may something talaga na hindi may align kahit anong gawin. Hindi ko na maintindihan kung bakit. Napakahirap i-align. Sobrang hirap na. Minsan, susubukan ko may ibang technique naman akong gagawin. Malaman talaga kung maa-align pa ba yan o hindi na. Welcome to Lukban, Quezon. Dito tayo sa Lukban, Quezon. Ano kung meron dito? Nagugutom na ako eh. Kaninang kinain ko lang yung ano, yung okoy dun sa ano, sa Los Baños. Eh kanina pang umaga yun. So ngayon, gahanap ako ngayon ng kakainan. Uy, lalim. Masarap sana mag-freeway. Kasi meron tayo nasa unahan. Ito yung isa sa magandang lugar dito. Medyo hindi ako satisfied pa dun sa preno ko. Pang hindi talaga ito pang ano. Hindi pa pwedeng ilayo. Dapat gawin dito sa preno ko na yung sa may unahan, yung sa likod okay na eh, kasi yung unahan hindi naman pwedeng wala tayo kasi pagka titigil ka sa mga lusong na mga lugar o kaya yung tarik na lugar tapos bigla ka nabitin, ayun, kailangan mo ng preno talaga sa unahan. Balik tayo dito, nakita ko yung nakalagay Louisiana, ano, Sampaloc, Louisiana. Dito tayo. Ay, napakasarap mag-rides pag ganito at sarap ng simoy ng hangin. Ang lamig. Hindi na mainit. Alam niyo yung ano, yung kakawate, kakahuwate. Eh, namoy ganun dito nang numaliliit pa kami dun sa tinitirahan namin no, nung sa bahay ng mga magulang ko. Siyempre, doon kami lumaki. Hindi pa masyadong develop yung lugar nung panahon na yun nung nandun kami. May maamoy kayong ganong amoy. Eh nalaman namin yung kakawate na yun, gamot pala yun. Kaya alam namin yung amoy. Ngayon parang pag nung dumaan ako dito banda sa may ano, may humahalimuyak na ganong amoy. So parang pagka nakakaamoy ka nung mga dati mo naamoy nung malilit ka pa, parang naaalala mo yung mga ano yun, yung parang mga nagdaan. Tayo ng ano ng siguro parte ng Louisiana, hindi pa naman siguro sarado yung mga tindahan ng mga bibingka ro. Kakain tayo ro. Tapos sana libre pa rin yung ano, yung ano ba to, yung sabaw ng buko, sana ano free pa rin kasi dati free yun. Eh nakita nyo na si Tisoy yan no? Ano, kalabaw na Tisoy, tingnan mo kulay brown yan no? Pogi. Pogi. Eh nakatingin sa akin, no. At tinitingi-tingi. Oh. Kulay brown siya, para sang kulay baka. Talaga nakatingin siya, sinusundan ako ng tingin, no. Hira ko makita niya. Sa bagay, ngayon lang ako nakita niya ng brown na kalabaw kasi ang madalas ko makita syempre yung baka na brown. Kaya nga brown cow, di ba? Eh, yun. Kalabaw siya, pero kulay brown. Ayan, Louisiana, Sampaloc. Tayo sa ano, sa kaliwa. Kasi Lukban town proper to. Yung kaliwa is papunta ng Louisiana. Tapos kung hindi ako nagkakamali, papunta Mauban to. Ewan ko lang, ha. Uy, bakit ganito rito? Parang piyesta. Oo nga, no? Piyesta nga, hindi parang. Ayan, dito tayo. Oo, di ba? Pahiyas Festival 2024. So, dito tayo dadaan sa ilalim ng arko para masaya.
maganda ng pagkaka-asfalto. Parang nakikita ko yung mga tindahan ng bibingka parang sarado na dun sa may unan. Ewan ko lang dito. Sana wag naman. Kasi yun nga, ipinunta natin dito eh. Kaya tayo dito nag-look para makakain ng bibingka. Kanya yan, sir. May 20 pa, may 30. Yung tag 20. Suka, kasama na. Kasama na po ang suka, hiwalay. Ah, sama, sama mo na po. Talagyan na po ng konti yung scene. Oo, sige. Mahalang po. Oo, oh, sige, mahalang. Madam. Thank you. Ayan, bumili ko nung parang balut. Ewan ko balut yata yun na ano. First time kong kakain nung ganung ano ba yun? Parang abnoy yata yung tawag nila. Titignan natin. Mukhang masarap eh. Kanina pa kasi ako nagugutom. Tapos kanina, yun yung nakita kong dumaan din dun na ganun din yung paninda. So, hinabol ko nung nandun pa ako sa parting ayaw ko, parting mahihay pa yun. Nabol ko, hindi ko inabutan. So, tapos nakakita ulit ako nung gano'n, edi umili ko, titikman ko kung masarap. Diba? Naku-curious kasi ako eh, kasi mukhang nila ako makakatikim dito eh. Parada tayo dito sa isang tabi. Yan. Tikman natin. Ito, parang itlog siya oh. Na lalagyan ng asin tapos na parang ano siya? Medyo may konting lasang kasi yata yung mga ano eh yata yung itong nabubok parang okay naman. Eh, halos lahat ang nadadaan ng kong bibingkahan. Makasarado na. Sana naman lang makachepo tayo kahit isa. Talagang gusto-gusto kong kumain ng bibingka. O yan o, halos lahat ang makita natin. Talagang sarado. Pero meron naman siguro dyan. Yung isa dito na ano, yung lagi kong pinibilan. Alam ko bukas pa yun. Maraming nabili ron kahit hapon. Gusto kong kumain ng bibingka. Please lang. Kahit isang bukas lang. Yun nga, ipinunta ko dito. Bibingka. Ayun, ayun, may bukas, may bukas. Ah, ito na, ito na. Magbukas kayo, magbukas kayo. Ayun. Meron pa rin. Meron pa? Meron pa? Mabili ako. Magkano yun? 35. Tatlo yung sandaan. Yung sandaan, syempre. Tapos, libre ba yung ano? Apo. Buko juice. Iwalay mo isa. Kakainin ko na. Nagugutom ako eh. Bika! Uy, bili na! Bili na! Pass. Teka sir, pagbubukas kita ng bago. Ubus na yung tubig ko dyan eh. Sa liliw. Umikot kayo. Oo. Oh. May hay. Wala lang, namamasyal lang. Sarap din pala pagka nyug, no? Di ba nyug na to? Hindi po. Buko pa siya, oh. Nalambot pa siya eh. Pero yung nyug, ganun din ang lasa. Ha? Ganun din ang lasa. Masarap din pag nyug. Di ba yung sabaw ng nyug?
Mas masarap yung ganitong ano, yung medyo sa panyog na kasi matamis yung talaga. Hugusin ko na yan. Ayos, masarap. Pagka yung panyog na, no, parang mas masarap yung lasa. No, medyo merong vitamins. Parang ano na, yung medyo naglalambanog ng konti. No? Mm-hmm. Ano, parang may acid na siya na ano. Kainin ko na isa. Tanggal ang uhaw eh. Wow. Ito pa din yung pangarap ko ngayong araw na to. Yung makakain niyang kabuyaw pa. Wala, malapit na yun. Sarap-sarap bumiyahe rito eh. Pag pangaganyan, parang mabagal lang eh. Makakarating ka rin. Tsaka mas masarap pag kayong pagganan dito ka sa lugar na to. Mabagal lang yung takbo. Hindi naman ako nagmamadali pa uwi pati. Minsan nga, bitin pa sa gala eh. Yun ang ginagawa niyo talaga pag natripan. Hindi, yeah, nag-deliver kasi ako ng laptop. Eh, ginawa ko, naisipan ko, mag-rides na rin. Siyempre, sayang. Tsaka ano, safe pa. Hmm. Makakarating ka ng maayos. Ganun ginagawa ko pag kayong tapos ko ng deliver. Diyan, namamasyal ako. Enjoy na lang. Hmm? Oh, salamat! Paano-ano lang? Pa-chill-chill lang. Oh, parang ano lang, yung hindi nagmamadali. Thank you. Chu. Yun, oh. Nakabili rin. Ay. Salamat at nakakain tayo ng... Nakainom pa tayo ng isang buong buko na... Press buko talaga. Ang sarap, oh. Binigyan ako nung dinilan ko. Talaga makakatingin ka rito ng libreng buko talaga. Tsaka pwede ka pang humirit kung tutusin. Kung gusto mo pa ng isa pa eh, okay lang sa kanila eh. Kasi mabait talaga sila sa mga customer talaga. Yun ang napansin ko eh. Mabait sila sa mga... Kay maliit, kay malaki yung bibilin mo, walang problema. Hindi naman nila... kinikwenta kung bibilin mo marami bago kanila bigyan. Hindi, minsan nga talagang libre dun eh, kahit hindi ka bumili. Minsan pwede kang makiinom. Magaling silang ano, magiling silang makisama sa tao. Okay, masaya na ako, natupad na yung pangarap ko ngayong araw na to, na makakain ng bibingka na galing sa Louisiana. Tapos mayroon pa akong dalawa ron. Oh. Kala ko talaga sarado na, nako. Kinakabahan ako kanina, sabi kong ganun. Kaya nga ako talaga dumaan dito dahil dyan sa mga bibingka na yan, ha. Makakain ako dahil nakakamiss yung lasa eh. Nasarap kasi talaga siya. So ayun, ayos naman.